Okay, welcome back mga boss na naman, ano. Naririto na naman tayo para magbahagi ng konting kaalaman, mga basic tungkol sa ating mga motor, ano. So, ang ibabahagi ko naman ngayon is kung paano mag-test o mag-check ng regulator, rectifier, yung mabilis na paraan, napakadali mga boss. So, kahit tingnan mo lang, alam mo na agad kung ano yung sira. Sa pag-test ng regulator, rectifier, hindi ko talaga sinasuggest mga boss na gumamit kayo ng test light sa pag-test nyan. Useless mga boss. Wala itong magagawa. So, ang gagamitin natin, dalawa lang mga boss. So, kung mayroon kayong voltmeter, mas maganda. Kung meron din kayong multimeter, okay na okay din mga boss. Yung dalawa na lang yon ang gagamitin natin sa pagtitest nito. Alam na agad natin mga boss kung anong sira. Hindi na yung paikot-ikot pa, no, mga boss, ano. So, tuturo ko ngayon sa inyo kung paano siya gagawin. Unang-una mga boss, so pagtitest natin to, sira, pupunta tayo ngayon sa ating battery ng motor mga boss, ha. Halimbawa ito, magdo-drawing ako dito. So bahala na kayo sa drawing ko mga boss, ha. Drawing na kwan lang to. So halimbawa ito yung battery natin, battery ng motor. Yan. 12 volt battery. Yan, ano. Meron yung dalawang terminal. Terminal dito yung dalawa yan. Isang positive at isang negative, mga boss. So, sa motor natin, meron yan mga wire dito. Isang itim na nakabolt dito, ano. Ay, ito red. Red to. Kasi positive, mga boss. Red yan. At itong wire na nandito is black. Ito yung negative. So, ganyan yung itsura nun mga boss pag nasa motor natin, ano. Meron kasi yan dito mga boss, yung pinaka bronze nya, yung medyo makapal, yung may butas din na sinusuot dun sa pinaka bolt nya. Kabilaan yun mga boss. Ganyan. Yun. So, ang gagawin nyo mga boss, kukuha kayo ng multimeter. Itong multimeter natin, so ilalagay nyo lang sa 20 mga volt, DC volt, direct current volt. Yan, o. Yan nyo ilalagay sa 20 mga boss. Kasi hindi naman yan lumalampas na ng 20 yung volt na lumalabas nyan kahit sira pa to, ano. So, yan yun yung multimeter nyo. Yung pula lang mga boss, so ang gagawin nyo, yung pula is positive. So iipit nyo yan dito sa may wire boss. Sa wire nyo iipit mga boss, hindi mismo dito sa may battery, hindi mismo sa may terminal ng battery, sa wire nya mga boss. Doon nyo yan siya iipit, kabilaan. So yung itim dito sa negative, sa wire din mga boss. Sa wire nyo mismo ikakabit, wag dito sa pinaka terminal ng battery. Tapos ang sunod na gagawin nyo mga boss, pag nakakabit na ng ganon, papaandarin nyo ngayon yung motor nyo mga boss. Pagka umaandar na siya, bibiritin nyo ganyan yung silinyador. So pagka okay pa to mga boss, itong regulator nyo, pag okay pa yan, magiging reading nyo yan, pinakasagad mo is 14 volts. 13 volts, okay pa yon. Kahit 12 volts, okay pa rin yon. Pero medyo mababa na yon mga boss. So, pag ang reading nyo naman, mga boss, is 15, 16, 17, 18, mga boss. Automatic, sira na to. Kailangan nyo ng palitan, mga boss. Isa pang palatandaan nyo dyan, mga boss, kung yung ilaw nyo is mabilis mapundi, halimbawa nagpalit kayo ngayon,
mga ilang araw lang nabirit nyo, bigla na pumdi yung ilaw nyo, ito na yung sira nyan, mga boss. So ang isang tendency pa niyan, pag sira ito, lumalampas yung mataas yung bolts na lumalabas, pwede pang maapektuhan yung battery natin, ano? Pwede rin siyang sumabog, mga boss. Kaya minsan makikita nyo yung battery nyo, pag na-overcharge, lumulobo yan, mga boss. So, dalawa lang yan marireading nyo, mga boss. Ang reading yan is pababa at isang pataas. So, pag pababa ang reading nyo, mga boss, hindi regulator ang sira nun. Stator. Meron akong video dyan tungkol sa stator. So, tingnan nyo lang din. Pag pataas naman ang nakuha nating reading, mga boss, yun na nga, katulad ng sinabi ko kanina, so depende pa rin yun, mga boss. So pag na naka-reading naman kayo 15-16, tapos naka full wave naman yung stator nyo, is normal yon, mga boss, pagka umabot ng 16. So ang pagka stuck pa rin yung kanyo, hindi naman kayo naka full wave, naka half wave lang kayo. So pag ganun ang reading nyo, 15 hanggang 18, ibig sabihin sira na ito, mga boss, itong regulator nyo, rectifier. So yun lang, mga boss, na napakadali ano mo mag test ng regulator. Doon pa lang, mga boss, alam nyo na sira tong regulator nyo. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano pa. Pag mataas yung reading nyo, automatic ito na yung sira nyo. Same procedure lang yan, mga boss. Kahit kung wala kayong multimeter, tapos meron naman kayong voltmeter. Yung voltmeter kasi, dalawa lang din yon, isang pababa at isang pataas. So, doon pa lang, malalaman nyo na kung ano yung sira ng motor nyo. Kung regulator ba o stator. Nilagay ko doon na sa, binanggit ko doon sa pag-test ng stator, pag mababa yung reading mo, automatic ang sira is stator. Kaya kung mababa yung reading nyo, mga boss, huwag kayong mag-isip na sira ito. Automatic yan. Stator ang sira nyo. Pag pataas, regulator na yan pinakasira nyo, mga boss. Sa iba kasi, papaikot-ikutin pa kayo kung ano-ano yung gagawin. So, hindi naman tayo against sa iba, no? Tinuturo lang natin yung tamang procedure. Napakadaling paraan. Kahit hindi ka mag-aaral ng mekaniko, ganun lang kadali para malaman kung ano sira ng kung sira yung regulator mo. Ganun lang siya kabilis, mga boss. Meron pang isang paraan kung paano i-test ito, mga boss, ano? So sa ohms naman na paraan 'yon. So ang i-test naman diyan ito. So pag sa atin naman mga motor, mga boss, hindi naman natin tinitest na tong mga 'to kung okay pa. Pag reading mo pa lang ng volts, kung ilan na yung lumalabas, dun pa lang malalaman mo na kung sira ito. So hindi mo na kailangan pang isa-isahin ng ganyan. So meron din akong kanyan na video tungkol sa charging system ng motor. Nasira yung ganito, so nagpalit ako doon. At pinakita ko rin doon kung sira yung pinaltan, inandar ko siya. Tapos kung ilan yung marireading nung pinalitan ko na siya ng bago. Ilalagay ko na lang yung link sa description. So visit nyo na lang doon, mga boss. Sana meron na naman tayong nahihatid na bagong kaalaman. Napaka basic pero napaka informative, mga boss. So may bonus tips nga pala tayo, mga boss, ano, sa pagtitest ng ating battery, kung okay pa yung battery natin o hindi na. So ang gagawin nyo, mga boss, pag yung dito naman natin siya ay iipit, mga boss, kung mayroon tayong multimeter dito mismo sa terminal ng battery, dyan naman natin siya mismo iipit. Pag natetest natin dito, okay. So ang sunod na itest natin dito na sa battery, mga boss, iipit nyo yan dyan, yung same procedure din. Negative yung black, positive naman yung red. So tapos paandarin nyo uli yung motor nyo, tapos buksan nyo yung ilaw nyo, mga boss. Kasi pagka sira na tong battery nyo, nagbabawas talaga yan. Kahit pasabihin natin na okay ito, hindi na siya nagkakarga. Kadalasan naman kasi yan, mga boss, yung lalagyan mo lang ng tubig tapos i-charge mo lang uli, mas okay yung ganun.
yung meron naman battery na disposable, mga boss. So pag sira na, diretso tapo na. So ganun lang, kung itetest nyo kung okay pa yung battery nyo. Kung pwede naman siyang lagyan ng battery solution, lagyan nyo para may charge, mga boss, para gumana siya ulit. Okay, ganun lang mga boss, ano. So kung meron pa kayong may dadagdag dito, i-comment nyo lang sa baba para pag nabasa ng mga manonood natin, meron din silang makuhang bagong technique, mga boss. Meron kayo may dadagdag. So, yung mga hindi pa naka-subscribe dyan, subscribe na kayo. At click nyo rin na yung notification bell, ano, para notify kayo lagi pag may lalabas akong bagong video. Ganun lang, mga boss. Maraming salamat.